Going hurt. Pa. Ano? Pa. Pa. Ano? Na naman? Ganito. Ganitong ano? Mahirap kong sabihin eh. Kung gayon, magbalik ka pagkatapos kong magbasa ng dyaryo. Ngayon na ho, Papa. Tungkol sa pera. Pera? Anong pera? Mangyari ho eh. May ginagawa ako. Kailangan ko ng pera. Kailangan mo ng pera? Hindi ba may trabaho ka na? Oo, pero hindi po sapat eh. Magkano ba sweldo mo? 1,000 lang. 1,000? Aba, pareho na halos tayo ng kinikita. Hindi nyo naintindihan, Papa eh. Eh, hindi nga. Iba ho naman ang inyong pag-intindi, Papa. Aba, anong hindi naiintindihan? Anong akala mo sa akin hindi marunong umintindi? Ikuan ano ba yan, Roberting? Ikuan ho. Talagang gusto kong sabihin ay, yung dati kong allowance. Anong dating allowance? Gusto mo ang dating allowance? Di ba may trabaho ka na? Napakarami pong gastos eh. Magkano bang nasa savings bank mo? Paano po kung magkaka-savings? Wala ka bang savings bank? Anong klase bang mga regalong binibigay mo sa iyong girlfriend? Kung ano? Mga bulaklak? Oo. Tigli 5 pisong bulaklak? Taong to. Nung naliligaw ako sa iyong ina, mani at balot lamang ang aking binibigay. Oo, natatandaan ko. At ang sinabi pa nga ng nanay ko, pagkabigay mo ng mani at balot, ay kay kukuripot. Petra, ang anak nating to, may 1,000 sweldo. Pero hindi nagbibigay ng kahit anong gasto sa bahay. At hihingin pa niya ang dati niyang allowance. Anong klase? Saan ka ba nakakita niya sa buong mundo? Mayroon akong alam na bayan kung saan ang mga anak, kahit may trabaho at sweldo, ay hindi nagbibigay ng ano sa mga magulang at humihingi pa ng mga dating allowance. Saan? Sa Pilipinas! Aba, ikaw pala'y matalino, Petra, ha? Pero mama! Anak, kung wala kang perang pang taxi, di mo jeepney ka na lang. Jeepney? Para umisi sa girlfriend? Naku! Anong naku? Ano? Tinatawag ko ang Alila. Diyos miyos, bakit ba ang Alila ay kapangalan ng amo ng bahay na ito? Didispatsahin ko na talaga siya. Nakabasag na naman ang pinggan mo. Na naman? Bakit ba laging pinggan ko ang binabasag at hindi pinggan mo? O kay Berting, o kay Nena, pinggan ko lamang ang binabasag niya. Kanino namang pinggan ang binasag mo? Opo, senyora. Ginawa mo na ba ang cartel yung pinagagawa ko sa'yo? Yun po bang pinapagawa niyo sa akin? Natural! Yun po bang nakalagay na kailangan isang muchacho? Oh, Don Francisco! Ha? Ano yun? Hindi ikaw! Ang Alila ang kinakausap ko! Eh ano, nagawa mo na ba? Hindi pa po eh. Ano hindi? Hindi pa po, senyora. At bakit hindi? Eh, nakalimutan ko po ang ililetra. Matatandaan ko na ngayon. Nasaan si Nena? Nasa kwarto niya, natutulog. Hindi bali, linggo naman. Nakapagsimba naman siya eh. Sa makatuwid, si Nena ay nagpunta sa party kagabi. Umaasa ako na walang nangyari. Ano ba sinasabi mo mangyayari? Napag-usapan na natin yan kahapon. Oo, alam ko. Ngunit hindi ko maisip na isang dalagang Pilipina pumupunta sa party ng walang kasamang chaperon. Hindi naman si Fred lamang ang kasama. Kabarkada niya rin si Lolita at Lodin na mga kaibigan niya. Ang dalawang yun? Mula nang bumalik sa Amerika ay tinuruan na nila ang aking anak na sari-saring kalokohan. Mga kalokohan? Hindi naman yung ganyan kalubha. Francisco! Tapos na ba yan? Kay dali. Opo, senyora. Nakalimutan ko lang po kung saan ko nailagay. Stupidong taong ito. Tingnan ko nga. Kailangan isang muchacho. Sige, ibitin mo na yan sa bintana. Huwag dyan! Sa labas ng bahay! Ay, Francisco, bakit ba tayo magkaparehas ng pangalan? Anong ginagawa mo dyan? Sa
palagay ko ay nagiging fair ka na kay Nina. May edad na siya ngayon. Napakasinao naman, Francisco. Sinao na nga marahil doon sa mga lugar na sibilisado. At sa palagay mo, hindi ba sibilisado ang Pilipinas? Sa maraming kalagayan, oo, ngunit sa ibang kaugalian ay hindi pa. Ay, Francisco, kung maririnig ka lang ng ating dakilang bayani na sa San Tortino Balagtas. Saan mo naman nakuha ang pangalan ni Balagtas na sa Tornino? Francisco iyon. Pues, San Tortino o Francisco, pareha din yun. Parehong O ang dulo. Oo nga, kaya pag tinawag mo akong Francisco, ang muchacho ang lumalapit. Pero back to Nina. Ah, hindi, Petra. Ang taong intelektual ay hindi ipso facto moral. Ay, napakalalim naman yun, Francisco. Napakalalim? Ang ating anak ay mahulog sa malalim na dagat kapag hindi ka nag-ingat. Ay, napakaduwag mo naman, Francisco. Tinatawag ko ba ninyo ako, senyora? Oy, loko. Opo, senyorito. Ako'y asawa ng senyorita. Ako'y senyorito. Naintindihan mo ba? Opo, senyorito. Papalitan ko ang pangalan mula ngayon. Tatawagin kitang Francis. Francis po? Bakit hindi po Paquito, senyorito, o Paco, o Francisquito kaya? Sapagkat hindi ko gusto. Hala, sige, umalis ka riyan. Papa, wala akong makontaksi. Sabi ng mama mo'y mag-jeepney ka na lamang. Ngunit dalawang ko po ang girlfriend ko. Tinawagan niya ako at kalang-kalangan niya daw ako. Importante raw. Ruberting, may pinuntahan ka ba ang party kagabi? Oo, Papa. Kasama ko si Liza. Wala kayong chaperon? Opo, Papa. Opong ano? Nag-iisa lang kami nagtungo na sa party ni Leah. At kayong, saka nag-iisa lang kami sa sala. Kayong mga kabataan talaga, makabago. Alam mo bang noong niligawan ko ang iyong ina at nagbibisita ko, ang kanyang ama, ina, tatlong kapatid na babae, isang kapatid na laki, ang kanyang lola, limang pisong buo at saka dalawang kamag-anak pa ang malayo sa... Bakit mo napakaraming tao? Sapagkat noon ang mga panahong iaoy, maingat kami sa puri ng mga babae. Ngunit noong mga panahong yun, may tao po sa labas. Papasukin mo. Yeah, hello mama, you looking good. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Nakita ko po yung kartilyon sa bintana. Opo. Ang nakasulat ay kailangan isang mudsatso. Siya nga po. Kayo po ba yung detective? Salamat po sa iyong papuri. May isang dalaga na nagsabi sa akin, ako raw po ay guwapo. Kung minsan talaga ang mga babae ay mapagbiro. Maaari po bang malaman kung anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako'y po'y Uma-apply? Sa ano? Trabaho po. Anong trabaho? Iyon po. Ay, ang ibig niyong sabihin ay? Opo, ibig ko pong maglingkod. Ah, ibig niyong maging muchacho? Huwag naman po kayo mapanghusga, senyora. Ibig ko lang maglingkod tulad ng sa Europe na mayordomo. Ano? Mayordomo, iyon pong... Ah, ibig mong sabihin ay... Iyon... Opo, ibig ko pong maglingkod. Sa unang tingin, akala ko ay ikaw isang asyendero. Tama po, tama. Hindi ako mukhang mutsatso. Este, mayordomo. Sabi po na aking inay, magiging dakila ro po ako. Kumot. Ito'y atin-atin lang. Ang gusto ng aking inay, ipakasal ako sa isang anak ng Pangulo. Anak ng Pangulo? Opo, bakit po? Anak ng Pangulo? Iyon ba ang Pangulo ng Pilipinas? Iyon na nga po. Hindi mo bang magsilbi bilang mayordomo? Mababantay ko po ang bahay na wala kayo. Masasamahan ko ang mga bata sa sine o sa party. Ano pa? Marami pa po. Marunong akong kumanta. Hindi na bali yun. Anong pangalan mo? Bininyagan po ako ang Eustacio. Ngunit Pablo ang tawag sa akin ang kina. Dahil kamukha ko raw po ang kapatid niyang napreso 2 taon.
Ngunit, ang tawag ng aking mga kaibigan ay Paul. Bueno, Paul, sasweldohan kita ng 200 pesos, pagkain at pabahay. Tinatanggap ko po. Mabuti. Magsimula ka na maghungas ng mga pinggan. Pinggan? Ngunit oras na po ng pananghelian. Hindi pa po ba nahuhugasan ang mga pinggan? Salmosal? Hindi, sapagkat napakapalabasag ng pinggan ni Francisco, ang aming muchacha. Kaya hindi ko pinuhugasan sa kanya ang mga pinggan kanina. Sana'y narito po ako pagkahugas ng mga pinggan. Bueno, itanong mo muna kay Francisco kung anong gagawin mo. Magandang umaga po. Matagal na po ba kayong naghintay? Bakit di tayo maupo? Meron ka bang negosyo? Negosyo? Masasabi nga rin negosyo. Ah, galing, galing. Magandang batang suit mo. Maganda nga to. Siyang tunay, sagana naman yata kayo sa salap. May iba tayo. Ano nga ba yung sa January rito? Bakit kayo napaparito? Hinihintay ko si Francisco. Sana nga ba si Francisco? Francisco? Ako si Francisco. Bueno, kung ikaw si Francisco, sabi ni Senyor, itatanong ko sa iyo kung ano ang gagawin ko. Gagawin? Anong gagawin? Hindi ba ikaw ang Motsatsu dito? Motsatsu? Ako ang may-ari ng bahay na ito! Dito pa po ba papunta ko sina? Nasaan na sandi paper, Mama? Iha, gising ka na pala. Kumusta ang party kagabi? Gaya ng dati, kain naman. Mama, nasaan na society page? Baka binabasa ni Robertine. Aha! Gising ka na pala. Nag-almusal ka na ba? Almusal pa ba itong mag-alas 12 na? Kumusta ang party kagabi? Gaya nga dati, kain naman. Ay, naantok pa ako. Sige. Hintay ka, nena. Mupo ka. Sarap na kadlo. Ano po yun, Papa? Nag-iisa ka bang pumunta sa party kagabi? Si Francisco naman. Sinabi ko sa iyong kasama niya si Fred. Pwes, ito na ang una at huli mong pagpunta sa party ng walang chaperon. Uy, gising ka na pala. Ano sa party kagabi? Gaya ng dati, kain naman. Oh, bakit narito ka pa? Hindi kasi ako makapag-taxi. Walang pera. Sabi ko sa'yo mag-jeepney ka na lamang. Di bali, mamaya hapon ko na siya bibisitahin. Alam nyo, nakita ko ang ina ni Fred kanina. Ina ni Fred? Oo, doon sa may estasyon ng taxi. At ang ina ni Fred. Anong ina ni Fred? Paparito na siya ngayon. Bakit daw? Hindi ko po alam. Ina ni Fred? Yun bang Fred na kasama ni Lena kagabi? Opo, Papa. Sinabi pa kung bakit siya paparito? Hindi po. Para bang galit siya sa akin? At para bang galit din siya sa iyo, Papa? Sa akin? Opo. Sabi niya, puputahan ka raw niya ngayon. Tinawag ka pa kanyang Kiko eh. Tinawag niya akong Kiko? Opo, Papa. Hindi man lang doon, Kiko? Hindi po. Aba! Handa na tanghalian, toyo at lugal! Hoy, magandang ganyan kaingay! Aha, ang galing mo doon. Ang bagong mayordomo. Anong kong mayor? Bago natin muchacho, tinakmain na tayo. Me and I look at you, I'm reaching for your shirt, what you want me to do? Ako si Pablo, tawagin mo ako Paul. Ako na
mas Francisco. Ang tawag ng senior sa akin ay Francis, pero mas gusto ko ay Paquito. Paquito? Ilang taon ka na, Paquito? 45. E ikaw, ilang taon ka na? I am 12 years old. O ano? Anong gusto mo? Doon ka na sa komedor, sabi na senyora. Aba, aba, aba. Trabaho mo yun. Ikaw ang mutsatso. Ako ay mayordomo. Di ba nag-apply ka dito dahil sa karatulang kailangan isang muchacho? Oo nga, bakit? Pwes, muchacho ka rin katulad ko! Huwag mo iparinig sa akin ang salita niyon. Anong ginagawa niyo dyan? Di ba din niyo alam kumakain kami? Umalis kayo dyan! Si Dolores! Listen up. Nasaan si Doña Petra? Kumakain po. Pasok po na kayo. Ikaw pala, naririto ka pala. Magkano ang sweldo mo rito? Bakit ho? Mabuti naman ang trato namin sa iyo pagka muchacho. Lumayas ka't sukat nang walang paalam. Hindi ako mutsatso. Ako ay isang mayordomo. Umalis ka na, Paul. Ano ka bang kailangan sa akin? Opo, sa iyo at kay Petra. Bayaan yung maupo ako. Maupo ka? Titindig na lamang ako. Check. Ito. Ang sa palagay ko, ang anak mo, ang hindi problema. Sa palagay lamang. Anak ko siyang talaga. Iniisip ko yata na hindi mo siya natural kamukha. Na hindi. Kamukha siya ng aking ikatlong asawa. Eh ano naman ang aming maipaglilingkod sa iyo? Nagpunta sila sa party kagabi, di ba? Oo nga, at nagpunta sila. Kung gayoy, anong question? Iyan ang gusto kong malaman kung bakit ako narito. Ano nangyari kagabi? Nangyari po? Oo, kagabi. Ikaw ang tinatanong ko. Ano nangyari kagabi? Wala ho, mama. Wala? Wala, mama. Bakit mo pinahintulutang lumabas na nag-iisa ang anak mong dalaga? Alam mo bang maraming taong nakakita sa kanilang magkasama? Wala naman nangyari kagabi! At yaoy, alam ninyo! Huwag ka magsalita ng ganyan sa aking mama! Adik! At nakatindig ka rin para sa tuwa! Istatwa? Anong istatwa? Gaga! Ikaw ah! Huwag mo na itinayin kapatid! Ang anak mo ang kasama ni Nena, di ba? Pwes, kung ang aking anak na babae ang kasama ng anak mong lalaki, ano ang panganib sa iyo? Ano ang tunay na nangyari kagabi, Nena? Wala ni anong nangyari kagabi at alam ninyo. Ikaw ang may kasalanan na to, Nena. At anong ibig mo sabihin ako ay makasalanan? Masasampal kita kung nila ako maginoo. Inyo na yung tao po si talak ninyo. Nanganib yun ang nangyari. Sinama ninyo anak ang aking anak kagabi. Pero, ano nangyari, Fred? Paul! Ihatid na itong mga kriminal sa pintuan! Iyak-iyak mo dyan, Nena. Tapos na. Wala kwenta. Maraming gulo. Ang totoo namin, nagkagalit kami ni Fred sa party. At iniwan ko siya. Iniwan mo siya? Saan ka pumunta? Sumama ako kay Melodyng Gasolita sa Quiapo. Bumili kami ng mani at balot. Ipinanuyo sa akin ang ina ni Fred si Fred. At nagsumbong si Fred sa kanyang ina, kaya... Thank you.
Strong hearts are broken. I'm in the